guys, welcome back to my channel. This is your admin, Admin Leona. And for today's video, what I'm going to talk about is how did I become a call center agent? Paano nga ba ako naging call center agent? So you better check this video until the end so that hopefully you will be able to learn something about my experience. So, paano nga ba ako naging call center agent? On this video, I will talk about the things I did to prepare myself. Kasi hindi naman po talaga madaling maging call center agent, lalo na hindi rin ako masyadong nakapag-prepare talaga. Pero I did some preparations din. And thank you to my cousin, Ate Esther Magalona. Hello, Ate Esther. Because she was able to help me pagdating sa English. Kasi siya po yung nagtuturo sa akin. Nung nakatira pa siya sa amin, usually what she do is she will ask me questions in English. And I'm required to answer her in English. So, that's helpful because I'm able to practice and build confidence. So, kung may plano po kayo maging call center agent, it is better if you know someone who can help you. Dapat marunong din siya mag-English para naman mabigyan kayo ng pointers and also mabigyan kayo na or makorek kayo pagdating sa grammar ninyo. So, if you know from your family who is good in English, better ask them to have a conversation with you and talk in English, diba? Para laban, winner. So, yun. Thank you sa aking pinsan, Ate Esther Magalona, because she was able to help me build this confidence. Kasi, dai, sa call center, fake it till you make it talaga ang labanan. So, hindi rin talaga ako magaling mag-English at first. Until this moment, di pa rin talaga magaling. I consider myself hindi magaling mag-English. So, pinakamaganda talaga niyan is mag-practice ka ng mag-practice. And, kailangan mong i-build yung confidence mo. Kasi kung magaling ka mag-English, pero hindi ka naman confident sa pagsasalita ng English, hindi ka rin talaga papasa sa interview. So, kailangan ma-build mo yung confidence mo. And at the same time, ma-master mo yung English language. Pag na-interview ka, kailangan hindi ka magpapatala sa nervyos kasi ninervyosin ka naman, normal yun. Pero kung ninervyos ka kasi, hindi mo mabibigay yung mga sagot kasi mabablangko ka, tapos mawawalan ka nga ng confidence kasi nga kinakabahan ka, so magsa-stutter ka. Puro ka, if you can watch my videos, marinig niyo yung mga ums, pero it's normal din kasi fillers ang tawag doon. So, we don't want fillers talaga sa interview kasi it's a sign na you're thinking that you're not really sure about your answer. So, it is better na paghandaan mo yung interview mo, think of questions na pwede nilang itanong. Para meron ka na rin backup answers kung sakasakali. At hindi ka na masyadong mag-stutter at mag-isip ko. Ano sasagot ko sa question na to? Ang hirap ng tanong, mga ganon. Pero may mga times na ganon talaga mangyayari. So, as much as possible, huwag kang magbigay ng fillers. Isa pa yon. Kasi parang, I'm not sure, pero hindi plus point yung may fillers, maraming fillers, excessive fillers. Minsan yun ang mga feedback din sa akin. Mahilig ako mag So, yun. Another thing, huwag ka magtatagalog sa interview dahil kasi minsan may mga interviewer na pag narinig ka nilang magtagalog, autofill na. Not sure ha, pero ganun ang perception ko. So, kung may interview ka, as much as possible, English lahat. Huwag kang magtatagalog. Ano pa ba? As much as possible, be genuine sa interview mo. Have an eye contact with your interviewer. As much as possible, lagi kang eye contact sa kanya.
for them to feel na you're focused, you're focusing to them. Ano pa ba? Also, magbigay ka ng genuine response based from your experiences. Kasi minsan mahirap magsinungaling dahil kung magsisinungaling ka, panindigan mo yung kasinungalingan mo hanggang dulo. Eh minsan, yung mga interviewer, nakaka-feel sila kapag nagsisinungaling ka. And then they will ask questions na ma-verify yung, para ma-verify yung sinabi mo. So kung nagsinungaling ka at hindi mo masyadong tinandaan yung kasinungalingan na ginawa mo dahil mahuhuli ka nila, they will be able to know if you are lying. So, as much as possible, be true to yourself. As much as possible, huwag kang magsinungaling. At kung magsisinungaling ka, if you will do white lies, they call it white lies, kasi nga, gusto nilang pumasa, so kailangan nilang magsinungaling. If you will do that, then you really need to master your answers. Kasi kapag nahuli ka ng interviewer mo na you are lying, you will not get the job. Okay? So, ano pa ba? As much as possible, anhin mo yung, maliban sa magpapakita ka ng confidence at saka magpapakita ka ng genuine response, as much as possible, pag-aralan mo din kung ano yung magiging sagot mo. Like, for example, sa company na to, meron silang customer service account. So, pag-aralan mo, ano ba yung mga dapat mong characteristics kapag magiging customer service representative ka? So, malalaman mo yung mga rapport-rapport, malalaman mo yung mga bagay na rudeness-rudeness, something like that. You need to do a research. Kasi, kung hindi mo pag-aaralan at hindi mo rin alam yung mga bagay na yun, baka magtanong sila at wala kang maisagot. So parang magba-background check ka din. It is better na mag-background check ka. Try to ask people kung ano yung account. Though may mga times na hindi nila sasagutin yun. Pero if you have an idea about what kind of account they are handling dun sa company na yun, like for example, technical support, at magaling ka sa computer, why not, diba? Kasi most of the time, magiging exam nila is about computer. And kung forte mo yung computer, let's say IT ka, malamang makapasa ka doon sa account na yun. Same thing din sa customer service. Kung let's say, dati kang service crew, for sure, ma-apply mo yung experiences mo as a service crew doon sa magiging bagong trabaho, which is customer service representative, kasi they have similarities. So, mas magandang meron kang mga basic knowledge about dun sa magiging account mo. At mas maganda yun kasi alam mo kung paano masasagutin yung mga tanong sa sales. Kasi nung time na nag-apply ako, may sales account ako na-apply yan. Pinagbenta ako ng ballpen. Hindi ako pumasa dun. Kasi aalamin nila yung skills mo and yung strength mo. So kung alam nila na ay parang hindi bibenta to si Becky. So, goodbye. Try again later. So, yon. You better know and have a basic information about the possible account na mapupuntahan mo para medyo nakapag-research ka. Medyo alam mo kung paano mo sasagutin yung mga tanong nila. Kasi meron kang kahit paano, konting alam. Ano pa ba ang pwede ko maipahay sa inyo kapag nag-apply kayo, di ba? Yun yung mga experiences ko kung bakit din ako naging call center agent. Teka lang, nasagot ko na ba yun? So, sa totoo lang, guys, nung time kasi na gusto ko nga maging call center agent, yun, medyo ginawa ko, yun yung mga bagay na ginawa ko. And, sa first application ko, thank God, pumasa ako. Parang siguro kinonsider na lang nila na ano. Kasi nung time na unang beses ako nag-apply, nakabahan talaga ako na ay. Sobrang kaba. Pero siguro feeling nila, ay, there's something from this person na pwede natin i-train pa. I think this person is highly trainable. Makita nyo yung mga ganong klaseng strengths nyo. Kasi ma-assess nila yun eh. Malalaman nila. And kung highly trainable ka naman talaga, makaka-survive ka, di ba?
So, ibenta mo yung sarili mo sa interview na, yes, I'm highly trainable. I'm very much eager to learn. Because I believe every day you will learn something new and you will be able to use it. Ganyan-ganyan. Alam mo yung machika, mapalabok, pero provide them information. And if in case na mag-share ka, provide to them yung mga experiences mo. Kasi minsan kailangan nilang i-validate ni, kung may sinabi mo, highly trainable ka. Paano mo nasabi highly trainable ka? Mga ganun. So, you can also provide to them examples. Ano pa ba? My goodness. Hindi talaga ako nakapag-take notes, guys. I'm sharing my experiences lang. Pero I'm really hoping that this will help you. Kasi, kung may plano kayong maging call center agent, number one talaga, kailangan maging English, speaker. Good in English conversation. Ganyan. Kasi, if the customer will have difficulty understanding you, and you were not able to cross your message to them, that will be a something na kailangan mong i-work on. Kasi kaya ka nga naging call center agent ay para makapag-share ka ng information sa customer o kapag-share ng policies about the account and so forth. So, yun. Kailangan talaga pag-aralan natin siya, okay? Ano ba mga kailangan natin i-share para ano? My God, nag-rambling lang talaga ako dito, guys. So, yun. I think yun yung mga bagay na kailangan mong pag-aralan. And I'm really hoping na makatulong tong video na ito. And thank you so much, guys. Don't forget to subscribe. Leave a comment. Click the notification bell para naman ma-update kayo about my new uploads. And baka naman pwede kayong mag-like na rin ng video na to or i-share nyo na din para naman marami ding makapanood at baka makatulong din to sa kanila, okay? Thank you so much, guys, and have a wonderful day. Thank you. Bye-bye.